Ito na ang tamang panahon na hinihintay natin, Ama. Kapag napalabas mo ang kapangyarihan mula dito, magkakaroon kayo sa paglalakas para makalaban ng tagabantay. At kaya mo rin sinahin ang Takalakos. Ilang beses na itong ginawa, pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapalabas ang kapangyarihan ito. Samuel, you just have to give him more time. Alam mo, minsan, iniisip ko, para pa may mali sa propesiya. Hindi, Samuel. Bakit mo sabi yun? Natududa ka ba sa propesiya? Habang lahi natin na nanalig doon. Kaya pala, ang tagal kong nandududa at naghihinala kay Kael dahil hindi siya ang anak ng dilim. Kaya umilaw ang anito nang galing si Juan sa opisina ko ng gabing yun. Juan. Sige, sir. Patuloy na po ako. Umilaw na ang anito bago pa man mahawakan ito ni Kael. Si Juan, ang anak ng dilim, ang mamumuno sa lahing aswang at tutupad sa paghahari namin laban sa tao. Ang siya rin kalaban namin, ang mismong papatay sa amin. Hindi. Hindi ako papayag na mangyari yon. Dapat kong maagaw si Juan mula sa impluensya ng mga umuusik sa amin. Dapat niyang talikuran ang pagiging tagapantay. Kailangan niyang may sakatuparan ang kanyang pagiging anak ng dilim. Samuel, saan ka ba nagpunta? Nag-aalala kami ni Kael sa'yo. Buong araw ka namin hinahanap. Hindi ka man lang nag-iwan ng mensahe o tumawag man lang sa sekretary mo o sa akin. Meron akong malang bagay na diskaso. Kahit na nag-alala pa rin kami ni Kael para sa'yo, alam mo ba kung ano tumatakbo sa isip ko? Nakainkwento muna yung tagabantay. Kinailangan mo ng tulong, pero hindi namin alam kung saan kahanapin. Nag-aalala ka sa'kin, Laura. Alam mo naman ang kayang-kaya kong sarili ko. Para mawala yung pangamba mo, tapos na ang pakikipag-usap ko sa tagabantay. Ito na, SIM card. Hindi ka na mag-aalala. Wala na tagapantay. Maraming salamat, Samuel. At naiintindihan mo ang pag-aalala ko sa'yo. Siya nga pala, nakuusap ko si Kael kanina at ang sabi niya, may nakakita sa'yo sa Binondo. Kasama mo raw si Juan. Kinukumbinsi ko lang si Juan na tanggapin ang alok ko. Patulungan ko siya sa kanyang pagiging vigilante. Pumayag ba siya? Sa ngayon, hindi pa. Pero hindi magtatagal, papayag din yan. Mag-ingat ka, Dr. Lazaro. Kausapin mo lahat ang kalahin na tatrabaho sa ospital mo. Ano po ba ang problema, Ama? Anak na tagapantay. Nasa punerary nang gagaling ang pagkain natin. Hindi magtatagal. Tutunto nila ang ospital. Kaya na susunod. Hindi ko pala nasabi sa'yo, Juan. Nagkita kami na Samuel Alejandro paggabi. Mukhang sinusunda kayo. Oh? Bakit naman, Lo? Gusto rin ko isakay. Sayang, best friend. Sana nakasakay din ako sa kotse ni Sir Samuel, oh. Pero duda ako sa pagsunod sa inyo ni Samuel. Para kayong tinitiktikan. Baka hindi naman, Lo. Bakit kaya ni Sir Samuel? Grabe nga, Lo. Ngayon lang yata ako nakasakay ng ganong kagandang sasakyan. Hayop, talagang bilib ako. Ewan ko. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Sasabihin po namin sa kanila na mag-ingat sila. At sasabihan din po namin ang ibang ospital na pagmay-ari ng iba pa nating mga kalahi. Salamat, Dr. Lazaro. Sige po. O, sige. Mamaya na kwentuhan. Mission muna at tupagin natin. Anong mahanapin natin dito? Maghahanap tayo siyang ng mga taong kaya nahinala. Kaya mas madali ito ngayon. Dahil kapag may nahanap tayo may suot na Bertol, sigurado ako aswang yan. Best friend. Wala namang may suot na Bertud eh. Wala ka suwang. Huwag tayo baka siguro. Pamaisan tayo ng mga suwang. Ganda umaga po, Doktor. Kamusta na, Dr. Lazaro? Sinunod na po namin ang utos ninyo, Ama. Tinago na namin ang Bertud sa mga pulsa namin. Magaling.
Malilito niya ang tagapantay. Sige pa. Best friend, wala naman tayo na pala dito eh. Tingin ko ah, mali yung impormasyon na minigay ni Agustin. Hindi ko alam siya. Pero pakiramdam ko parang may mali dito. Hindi ko lang matukoy kung ano. Dapat lalo na tayong mag-ingat ngayon. Hindi dapat malaman ng tagabantay na may hawak tayong mga ospital. Ang gagawin natin, ititigil muna natin pansamantala ang mga delivery nagmumula sa ospital. Gusto na yun! Isok na Bertot! Hindi dapat malaman na makalahay na hindi ikaw ang anak ng dilim. Kailangan kong protektahan si Juan. Hanggat hindi niya niyayakap ang kanyang pagiging anak ng dilim, kailangan paniwalaan natin silang lahat na ikaw yun.